welcome back to my YouTube channel. So it's me, Bella Kim. So for today, share ko sa inyo kung anong ginamit ko sa mukha ko, ba't siya naging ganyan kaputi, kakinang. Hindi naman siya ganyan dati dahil ang itim na mukha ko, kailangan ko pa magpulbo para pumuti siya. Bali, gumamit ako ng rejuvenating set. Ito yung rejuvenating set ng Korean Skin. By the way, disclaimer lang, itong product ito ay possible na gumana sa inyo, effective, tas sa akin hindi, tas possible na effective sa akin, sa inyo hindi. Ganun lang yan kasi iba yung skin type mo sa skin type ko. At lahat lang nang sasabihin ko dito ay parang experience ko lang kung anong naranasan ko sa Korean Skin at ayun lamang ang sabihin ko dito. By the way, dito is sponsored. Asa naman tayo yung sponsored? Eh, kasi bago pa lang YouTube natin at hindi naman tayo ganun kalaki yan, diba? So, without further ado, let's get started. Ay mag-start. Ano nga ba yung rejuvenating set? So, rejuvenate, ayan yung pag-exfoliate niya ng exfoliate yung balat mo para maging glowy at mas brighter at ayan, lalo pa puputiin niya yung mukha mo. Bari ba, balat, magbabalat siya yung old skin mo, yung old skin mo na sunog, nasunog ng araw, na kung ano-ano pa, ayan yung mga yan. Papalitan yan at magkakaroon ka na ng new skin sa face lock mo, sa face mo. So, ayun nga, na rejuvenate. So, ito na nga, ikwento ko na nga experience ko sa inyo. Ito nga yung ginamit ko, itong Korean Skin Rejuvenating Set. Bali, nandito sa likod, bukas na siya kasi ito na yung ginamit kong box. Ito yun, nandito yung mga instruction, ingredients, lahat-lahat. Ito yung daytime at saka yung nighttime. Bali, ang laman niya ito. Korean Skin Toner, ayan yung toner niya, te. Toner. Ito yung rejuvenating cream panggabi, ito yung panggabi. At ayun yung panggabi at ito yung sunblock pang umaga para hindi ka maitim. At yung last one, itong sabon. Bali, ito na lang natira sa akin kasi mag-iisang buwan na rin halos na ginagamit ko tong sabon. Kasi ito ang tagal-tagal niya talaga na gamit ko to. Kasi ginamit ko rin sa katawan yung kalahati at kalahati sa mukha. So, ang napakatipid lang sa akin ito. Dahil isang buwan na rin halos to. At impacto sa akin ito na rejuvenating set na to in just 14 days, 2 weeks lang te. Nakita ko na yung effect niya. Kwento ko na nga experience ko. First and second day. Ayan yung wala ma-effecto halos. Hindi ko nakita yung wala pa. As in siguro, bago pa lang. Kuminang lang yung mukha ko kasi dahil sa mga cream na nilalagay ko. Wala man nangyari. Pero yung pangatlong araw, ayan na yung nagsimula na mag-peel yung balat ko sa mukha. Kasi, nag-one time na nagpulbos ako, bakit ang puti nandito ko, nag-stack yata yung pulbo. So, tinignan ako sa lamin. Nilapit yung ganyan. So, nakita ko nga, nagbabalat na siya. So, ako naman, masaya na ako dahil te-effect sa akin yung rejuvenating set. Kasi, once na magbalat siya, ayan na yung effect. Alam sabihin ko. So, ayan na nga. Pero, ang pinaka-masakit lang doon, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan na yung masakit na part kasi umahapdi talaga. At yung feeling na pag naglalagay ka ng sabon, napapaganong ka na lang sa hapdi. Kasi, nandun talaga yung, para kang may sugat sa muka. Parang ang dami mong butas sa muka. Pero, wala naman. Parang ang daming hiwa sa muka mo. Pero, wala naman. Ayan kasi yung time na ang daming humihinto. Kasi, sinasabi nila na, hindi na nila kaya yung sakit, sobrang sakit na as in. Eh ako naman, kaya kong tiisin yung sakit. Sobrang, sanay naman na ako sa sakit man din. Haring! So, ayun na. Isip ko, titiisin ko lang naman ito, may maganda naman resulta. So, ako naman, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Pero sa isip ko lang sa kabilang, sa ibang part. Te, 1.5 years nga na kaya mo yung sakit. Araw-araw pa yun. Pero ano nangyari ngayon? Kamusta? May maganda bang nangyari? Think of it kasi minsan para maging positive lang ang iyong isipan. Ayun nga, so inisip ko na may maganda naman resulta to kahit sobrang hapdi as in pag naglalagay ako ng sabon, ng toner as in ang hapdi niya. Kaya tumatapat ako sa electric pan sa kung saan yung malamig kaya malamig na tubig yung pinangilamos ko para kahit pa paano mabawasan yung hapdi niya. So siguro yung mga pang 7 araw lang dun lang siya dun na uminto na yung day niya kasi konti na lang yung balat na hindi pa nababalatan. Kaya, ayan yung time na pag nalagay ka, medyo nawawala na yung half day. Wala na yung half day.
Nandun naman yung time na nagpa-process na yung saliig ko. Sa mga 7 to 14 days, nandun na yung saliig ko. Bali, yung leeg talaga yung pinakakabahan ko. Why? Kasi ayan yung may ibang epekto. Yung talaga nagbutlig yung buong leeg ko. Pumunta pa ako kay mama doon eh. Kasi yung butik na yun, may tubig sa loob. So, takot ako. Kala ko naman, nahigad ako. Na-allergy, ganyan-ganyan. So, punta kay mama. Sabi ni mama, natural lang yan kasi nagpapalit ng balat. Yung dry skin ko, yung old skin ko, nilalabas niya para ay matanggal at mapalitan ng bago. So, ako naman si Panatag. So, inintay ko, naligo ako. Pag-isis ko ng gulo, nawawala. As in, yun pala yung mga butlig na yun, ayun na yung mismong balat. Nawawala siya, kaso ang hapdi pa din, kaya nagay ko ng sabon, toner. At umabot pa ako sa point na nagsugat siya, as in, pakita ko sa inyo yung mga picture dyan. Nagsugat siya. Pero ako naman, okay lang. Okay lang, talagang okay lang. Kasi sanayin naman na din ako dyan. Nilagay ko pa rin siya ng toner, ganyan-ganyan. Kasi natakot ako, te, ba't nagsusugat, te? Mukha ko hindi nagsugat, pero ilaig ko nagsugat. So, nagsugat siya, ganyan. Nilagay ko pa rin siya ng soap, ng toner, ng cream. At maganda naman doon, kinabukasan, is tuyo na yung sugat ko. At parang nawawala-wala rin yung bakas na nagkasugat ko doon. Hindi siya nag-peplat. At ayun na yung nagtuwa ako. Kahit nagsugat siya, at least nakabawi siya. Pero kung nagsugat to, tapos nagmarka, stop ako noon. Pero hindi naman, dahil may maganda naman siya resulta. So, pasensya na, ngingin nila. May mga bata kasi na naglalaro. So, balik na nga tayo. Ayun sa leeg ko. Pero unti-unti naman siyang pumuputi. Pakita ko sa inyo picture kasi may part na namula yung leeg ko talaga. As in, pulang-pula. Ayan, mga picture nandiyan. Pero yung umilom na may sugat, dito naman ako nagkasugat. Why? Kasi ito yung mga sensitive part ng mukha natin. Yung malapit sa bibig, toner nun, tsaka na sabon, talagang dinadayari kong ganyan. Nagkasugat yung dito ko. Pakita ko sa inyo picture. Nandiyan yung picture. Nagsugat yung dito ko at kinabukasan birthday ko, so hindi ko alam yung gagawin ko kasi ang pangit nun, para akong may pekas dito or may peklat na malaki. So nilagyan ko pa rin sinabunan ko toner as nilagyan ko cream. Kinabukasan tuyo na siya, at pag nilagyan ko pulbo parang wala na lang din, kaya naging maayos naman. Kahit nagkasugat ako, at least may pambawi ito, pambawi siya, at nasaya naman ako doon. Pero kung iba, baka kinabahan na dun kasi hindi sila sanay sa ganun. At ayun na yung process na baratan na halos yung mukha ko at saka leeg ko. Ayun na yung part na nag-glow na yung mukha mo at pumuputi na. Bahal, ayan yung pag tunuloy-tunuloy mo pa yung gamit yan, puputi pa yan ng puputi at makikita mo pa yung mas lalong resulta niya. Yung talagang result niya. So ako, tuloy ko lang siya. Kahit naubos na yung night cream ko. Kasi ang konti lang na night cream. Kahit ano na lang, soap, toner, at saka sunblock. Ay na lang ginagamit ko. So, ay na nga, lumabas na yung puti niya. Kasi, panaselfie na ako para fresh na yung ready-ready na. At, yung kahit hindi ka na magpulbos, ito yung, ito na lang, yung lip tint. Naka-lip tint ako ngayon. Ito, lip and cheek tint sa Watson ko siya nabili. Ito yung 80 pesos plus. Ginamit ko lang siya ngayon para kahit paano may kulay mukha ko, kasi ang puti nga ng mukha ko, diba? Para kahit paano may makita ka nyo. May mga naranasan ko sa Korean skin, yung mga experience ko, yun lang may kinuwento ko. Wala naman ako ibang ano dito, ibang masasabi. Kunti yung nagsugat lang ako, as in, pero nabawi naman niya, nawala naman yung peklat. At hindi ako tinigyawat, hindi ako tinubuan ng butlig dito, as in, talagang pumuti yung mukha ko. Proud ako dito. Pero kung may nangyari dito, ayoko na, i-stop ko to. By the way, stop ko na siyang gamitin. Why? Kasi ang rejuvenating set, ang ology says that 30 days lang siya pwedeng gamitin. Pero yung iba, gumagamit hanggang 2 months, which is pwede naman ata. Pero nasa inyo yan, kasi ako, sapat na sa akin yung isang rejuvenating set. Para saan? Sapat na yon. Kaya, okay na ako. At back to real skincare routine na lang siguro. Kung ano yung magandang skincare. By the way, kung may alam ko yung pantanggal ng whiteheads, just tell me. Kasi talagang whiteheads yung tumutubo sa mukha ko. Kaya, nahirapan din ako.
kung ibang nangyari sa akin, kundi nagsugat lang siya sa Korean skin. Pero, nabawi naman niya. Kaya, okay naman yun sa akin. Pero, kung talaga niya nabawi, ex. Pero, at least nabawi niya. Comment ko tong Korean skin. Maganda siya sa akin para sa akin. Recommend ko siya sa mga baguhan kasi ako baguhan pa lang. At nakaya naman niya yung epekto at naging maayos naman yung naging kinalabasan nitong Korean skin sa akin. So, possible na gumana na possible na okay din to sa iba. Pero, depende pa rin, ah. So, ayun lang nung experience ko kaya na-achieve ko tong ganitong mukha ngayon. At sana nagustuhan nyo itong video na to. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong videos.